Bike clearing operations kay umaga ang MMDA sa Baclaran sa Paranaque. At kaugnay niya, niirit na si MMDA spokesperson Asek Celine Pialago. Asek Celine, good morning! Good morning, Sir Egan. Ngayon nga, kung bibilangin natin, more than 200 times na hong bumabalik ang Task Force Special Operations dito sa Baclaran. Paulit-ulit na lang ho tayo dito, Sir Egan, nananatiling ganun pa rin ho ang estado ng mga vendors. Ngunit kapag umaga, Sir Egan, makikita mo na medyo may kaluwagan ang area ng Baclaran, particular na dito sa Service Road. Pero pagsapit nga ng hapon, tanghali, ay sumisikip ulit yan at inuokupa ng ilang mga vendors at walang madaanan ang ilang mga motorista. Kaya naman, Sir Egan, ang scheduling ng clearing operations natin dito sa Baclaran ay hindi lang tuwing umaga. Dinagdagan na rin natin ito, Sir Egan, maging tanghali at maging hapon. Sir? So pag umaalis ang MMDA, bumabalik sila, Asek? Sir, hindi naman na ho bago yon, maging sa ibang lugar din ho na nagsasagawa ng clearing operations ang MMDA. Pag-alis na pag-alis po namin, Sir Egan, hindi pa ho aabot yan ng 10 minutes at magbabalikan sila ulit. But this time ho, ang aming hong chairman na si Chairman Danny Lim, ang gusto ho niya ay masiguro ho na kahit ho tanghali, hapon, at rush hour ho sa gabi ay madaanan ang service road ng Baclaran. Nag-declare na ang PAGASA na pasok na officially ang tag-ulan. Kamusta ang mga estero natin, Asek? Sir, ang estero ho natin, Sir Egan, ay tuloy-tuloy ho ang dredging, ang mga declogging ho natin, ang mga inlets, ng mga kanal, ang mga waterways ho, patuloy ho ang ating clearing operation. And we are making sure also, sir, na ang 62 pumping operation ho, pumping stations rather, ng MMDA ay operational pagsapit ho ng tag-ulan. At sa plano naman ng LTFRB na alisin ng EDSA sa ruta ng mga provincial bus, ano ang take dito ng MMDA? Malaki ba maitutulong talaga nito sakaling matuloy sa daloy ng trapiko? Ang LTFRB, Sir Egan, ay katuwang ho natin sa pag-implementa ng provincial bus ban. Gayunpaman, Sir Egan, ay may inaantay ho tayong ruling ng Supreme Court. So hanggat hindi ho pa ho nadidesisyonan, ang mga adjustment ho ng ruta ng mga pampublikong sasakyan ay mananatili ho sa departamento ng LTFRB. Kami ho, nag-aantay lang po kami ng ruling, magiging decision ho ng Supreme Court. Kung maging positibo ho ito para sa amin, then we will implement. Kapag hindi po, sir, then we will respect that. Tama ba ang pagsama ng loob ng mga may-ari ng provincial bus sa parang pakiramdam nila ay sila lang ang tinututukan ng mga otoridad? Sir, yung pagsama po kasi ng loob ng ilan nating mga operator ng provincial buses ay hindi na ho iniintindi na aming ahensya ang sa amin ho. At the end of the day, ang gusto ho namin mabigyan ng solusyon ang patuloy ho na pagbigat sa major thoroughfare which is EDSA. Araw-araw ho nadadagdagan ang volume, hindi naman ho lumuluwag ang kahabaan ng EDSA. Hindi ho namin sila pinag-iinitan, sir, dahil backtrack lang tayo. Nagkaroon ho tayo ng pulisya para sa mga private vehicles noon, yung high occupancy vehicle. Ngunit hindi po ito naaprubahan. This time ho, ang provincial bus ban ho ang naaprubahan ng Metro Manila Council. Kaya ho, doon ho natin tinutuon ang ating atensyon para ho ma-implement po natin. Maraming salamat. Magandang umaga, MMDA spokesperson Asek Celine Pialago.